Magandang umaga po sa inyong lahat mga garden. Isishare ko po ngayon sa inyo yung ano, yung aking ampalaya. Pipitasin na po natin lahat kasi meron akong ampalaya na hindi nabalutan. Tinutusok na po ng fruit fly. So tatanggalin po natin yung mga hindi nabalutan kasi nabubulok na. Kapag natusok na po ng fruit fly ay marami na pong larvae sa loob. So i-check po natin. Ayan, tapos please like and subscribe. Click the bell. Tapos haharbisin po natin yung mga ampalaya na nakabalot kasi yung mga nabalutan hindi po siya na tusok ng fruit fly ay pwede pa po yung iluto. Tapos magpuprun po tayo ng mga talbos ng ampalaya kasi hindi na po kayang supplyan ng lupa yung kanyang bunga kaya nagkakaroon po siya ng deformed na bunga. Ayan. Kapag deform po yung bunga ng yung ampalaya, ibig sabihin kulang na po yung nutrients na nakukuha niya sa lupa. Kaya gagawin po natin, magbabawas po tayo ng sanga para magbibigay siya ng panibagong sanga, tapos yun po yung magpo-produce po ng panibagong mga bunga. Ang kagandahan po ng ampalaya mga garden, kapag ka hindi nyo po napabunga o kaya ano, pwede nyo pong pakinabangan yung kanyang dahon. Ayan, pwede nyo pong panghalo ng munggo. Sumate. Ayan. Salamat. Subscriber po natin yan. Si ate. So ayan, pagpapatuloy po natin yung pagpipitas ng bunga. Patola to mga garden. Balimbing na patola. Yan yung kapapalit mo. Ayan, nabawasan ko na po ng kanyang talbos ay yung mga sanga. Nabawasan ko na po yung kanyang mga sanga kasi kapag tumubo na po yung kanyang sanga ay nabawasan na po natin yung kanyang sanga. Magkakaroon po ng panibagong usbong, tapos ang mangyayari po sa kanya ay magpo-produce ulit ng panibagong bunga, pero ito kasi pang tatlong bunga na po ito, tapos yung susunod siguro hindi ko alam kung maliliit na po yung may bibigay niya. Depende siguro yung pagpo-prune po natin kasi kailangan yung mga sanga niya ay mabawasan kasi kapag masyadong maraming sanga, lumiliit na po yung kanyang bunga. Ito yung aking mga napitas mga garden na dahon. Ayan, binawasan ko na po ng kanyang mga sanga kasi mas maganda para makapag-produce ulit ng panibago.
huwag nyo pong bubunutin yung kanyang puno kasi itong ampalaya, kapag pinutol nyo po, nagpo-produce po ng panibago. Saka kung mapapansin nyo po, meron po dito mga bunga na hindi naman lumaki, pero kasabayan po nito, hindi po na-pollinate ng bubuyog. Kapag hindi po na-pollinate ng bubuyog, hindi po siya lalaki. Kaya mas maganda sana kung na-pollinate nyo po siya manually. Ayan, kukuha po kayo ng yung lalaki na bulaklak, tapos ikukuskus nyo dito sa babae na bulaklak para mabuo siya. Tapos dito, nangyari nung nakaraan, binalutan ko po siya. Ito na po yung pangkanyang balot. Makikita nyo po, hanggang dito pa lang, parang ganito ang itsura niya. Ayan, binalutan ko po yun. Ito yung maliit. Ganyan. May parang ganyan. Ganyan, binalutan ko lang po siya. Pero nung umulan, kapag ka nabalutan nyo po kasi ng ganito, hindi na po matutusok ng fruit fly. Lalaki na po siya ng ganito. Ayan. Ito yung mga hindi ko nabalutan. Ayan. Ayan. Tapos ito po yung sinasabi ko na hindi na po umabot yung sustansya sa kanya. Pero minsan, papansinin po natin dito, baka natusok na rin po ito ng fruit fly. Ayan. Tapos ito, naabutan na rin kung makikita nyo po naninilaw. Ayan. Tapos ito, walang tusok. Ito, walang tusok po itong mga to, itong nabalutan na to. So, i-check po natin itong apat. I-check po natin kung mayroon po siyang tama. Hihiwain lang po natin. Yan. Makikita nyo po dito, mayroon po siyang mga sugat-sugat. Ayan. Ibig sabihin, natamaan na po siya nung maliit pa siya. Kaya napaka-importante na balutan po natin ng dyaryo o kaya plastic kung anong meron kayong pangbalot. Ang disadvantage din pala kapag tag-ulan, itong papel madaling mapunit. Ayan. Kaya maganda ang gawin nyo po ay yung... Kaya ang pinakamaganda mga garden na gamitin nyo ay yung plastic kapag ka ngayon ay tag-ulan. Kaya hiwain po natin itong dalawa. Ang maganda dito, i-plastic nyo na po siya. Huwag nyo papakawalan kasi kapag... Ayan, nakita nyo po yung tumalon. Itong tumalon na to. Ayan. Huwag nyo na pong pakakawalan. Kasi kapag pinakawalan nyo po yan, makakapag-produce pa pa siya ng adult ng fruit fly. Ayan, nakikita nyo po. Ayan, napakadami pong larvae na po yan ng fruit fly, sayang. Pati ito. Dito yung natusok, kung nakikita nyo po yung natusok, ayan. Ayan na po siya, tingnan mo, napakadami nilang larvae. So, ang gagawin nyo po dito, ilagay nyo na po siya sa plastic. Ayan. Babalutin nyo lang po siya ng plastic hanggang mabulok. Tapos huwag nyo pong papakawalan kasi kapag pinakawalan nyo po yan, yung larvae ay magpisa, magiging fruit fly. Ayan. Tapos may lalagyan ako dito yung mga iniipon kong yung itatapon kasi hindi na po siya pwedeng ihalo sa compost nyo kasi kapag pumisa po kasi sila, yun din ang maninira sa inyong mga halaman. Tapos, nung naalala nyo po yung okra nung nakaraan, di ba, nagpitas po tayo dito. Nakalimutan po natin magpitas. Mangyayari dito, makikita nyo mga garden. Ayan, maninilaw na po yung kasunod kapag hindi nyo po pipitasin yung isa. Ayan.
Tingnan nyo, mamamatay na po yung kasunod kasi titigil kasi pinapagulang niya yung isa. Ano, dapat every 2 days dapat pinipitas na po yan para hindi po magtampo yung ibang bunga kasi malalaglag po yan. Ayan, malalaglag na po yun. Tapos meron po dito. Ayan. So, ayun mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan about dun sa pagpuprun ng ampalaya saka yung pagpipitas. Tapos yung mga luya, pwede nyo pong isama. Ayan. Ayan yung mga luya na yan, sinisingit ko lang kasi ang luya ay kayang mabuhay kahit walang direktang nasisikatan ng araw kasi kahit nasa sulok-sulok lang po siya ay nabubuhay siya. Tapos yung mga talbos ng kamote, ayan, isisingit nyo lang po dyan. Tapos dito, ayan, may pechay, nakahanging. Ayan, kapag wala kang space, ganyan po gawin mo. Ayan. So ayan mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan. Maraming salamat sa inyong panonood. Like and share mga garden kung nagustuhan niyo po ang video. At huwag niyong kalimutan mag-like and mag-subscribe. Bye-bye mga garden. Garden, naalala niyo po ba yung aking talbos ng kamote? Ayan na po siya oh. Ito na po yung damo, yung update. Ayan, yung damo na kinoberan po natin nung nakaraan, namatay na po siya. Ayan na po siya. Yan na. Tapos tatalbusan nyo lang po ng hanggang ganyan. Ganyan lang kaliliit. Ayan. Kung naalala nyo po nung nakaraan, 'di ba tinalbusan na po natin 'to? Ang dami niya na pong naibigay. So, ang pagha-harvest lang po ay maiksi lang na ganyan. Ang kinukuha lang po natin ay yung may malalambot. Ayan siya. Ayan. Para sa susunod, lalong dadami pa ulit. Ayan, tingnan nyo, kumpul-kumpul po yan. Oh. Dalawa-dalawa. Diba? So, ayan mga garden. Maraming salamat sa inyong panonood. Ganun lang po yung pag-harvest ng talbos ng kamote. Dami oh. Tapos ito yung pula. Kulay pula. Yan siya.